Hello mga kaspart, kamusta kayo? Sa magandang mga kaspart, pag-uusapan natin ng ang mga bagay na pwede mong gawin para maghabol muli ang lalaki sa'yo. At kung handa na kayong lahat ay mag-start up po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong gawin para maghabol muli ang lalaki sa iyo is bawasan mo na ang pagiging needy mo. Yes, Max, pati ang unang bagay na pwede mong gawin upang ang isang lalaki muling maghabol sa iyo. Sapagkat ka-inspired kapag ang isang babae ay needy, ay sigurado yung babae na ay napaka-demanding sa oras ng lalaki. Kapag ang babae ay needy, lagi nagpaparamdam, laging gusto makipag-usap, laging gusto makipagkita. At kapag ganyan ka-inspired ang isang lalaki pwede magsawa sa iyo, bumaba ang attraction niya sa iyo at bumaba ang interest niya sa iyo. Yes, mga kaspar, ganyan lang yan eh. Kaya kailangan, bawasan mo yung pagiging needy mo. Alam ko na hindi mawawala yan, pero bawasan mo man lang. Alam ko nagmamahal ka, pero huwag kang magmahal ng sobra. Sapagkat kapag nagawa mo na bawasan ang pagiging needy mo, mas magpo-focus ka sa ginagawa mong ibang bagay, mas magpo-focus ka sa sarili mo at sa buhay mo, at hindi laging sa kanya. At kapag ganyan ang nangyari, ang lalaki naman ang siya mag-iisip at magiging needy sa'yo. Ang lalaki naman ang maghahabol sa'yo. Kaya kung noon, hinahabol-habol ka ng lalaki, pero sa tagal ng inyong relasyon, ay biglang nabaliktad o nagbago, dahil siguro, masyado ka nang nagmamahal ng sobra, at bigla ka naging needy sa kanya, dahil masyado ka nang in love. Okay lang yan, yung magmahal ka, pero dapat matuto kang bumalanse, at huwag kang masyadong needy. Dahil sa isang relasyon, kapag ang isa ay nagmahal na ng sobra, minsan, umaatras yung isa eh. Ibig sabihin nun, sa psychology, para bang wala nang challenge. Alam nyo mga kidspot, kaya nga layo ko nyo to, na dapat marunong kang magpamiss sa partner mo. Di ka dapat laging nagpaparamdam, di ka dapat laging nag-message sa kanya, at hindi ka dapat mabis mag-reply. O kaya naman dapat hindi ka laging naghihintay lang sa kanya, at marami ka dapat ginagawa o pinagkakabalahan. Hindi puro lalaki ang hinihintay mo, hindi puro lalaki ang iniisip mo, at hindi puro love life ang umiikot sa utak at puso mo. Dapat meron kang ibang pinagkakabalahan upang ikaw ay maging high value. At ang lalaki, laging mamiss ka, hanapin ka, isipin ka, magtaka sa'yo, kamustahin ka, siya ang unang mag-best sa'yo, siya ang unang magparamdam sa'yo, at siya ang maghabol sa'yo. Palagi kang inspirasyon sa mga sikreto, bagay na pwede mong gawin upang muling maghabol sa'yo ang isang lalaki. Baka kasi noon hinahabol ka niya, ngayon hindi na. Bakit? Siguro naging needy ka na. Baka sobrang clingy mo na. At talaga namang ka-inspired, napaka-demanding mo na, huwag ganyan. Bawasan mo, hindi mawawala yun dahil nagmamahal ka, pero bawasan mo upang ang lalaki ay manibago at siya muli ang maghabol sa iyo, ka-inspired. At ang paluang bagay kasi pala pwede mong gawin para maghabol muli ang lalaki sa iyo is mag-focus ka sa iyong mga gawain. Yes, Max, pwede ng pangalawang sikreto upang talaga naman ang isang lalaki magpalaw sa iyo at laging maghabol sa iyo. Bakit? Kapag ikaw lagi ka nagpo-focus sa mga ginagawa mo, at talaga naman kayong para lalaki ay lagi kang iisipin yan. Laging yan ang unang magpaparamdam sa'yo, yan ang laging unang makamiss sa'yo, at talaga naman kayong para ng isang lalaki matcha-challenge sa'yo. At siya lagi ang maghihintay sa'yo at mag-i-invest ng feeling sa'yo. Dahil ikaw, di ka man laging nakapokus sa kanya, nakapokus ka sa mga gawain mo. Hindi ko sinasabi na magkulang ka. Hindi ko sinasabi kayong para nakalimutan mo siya. Hindi ko sinasabi na huwag ka rin mag-focus sa kanya, pero sinasabi ko dapat kayong para binabalansi mo ang puso mo. Dahil sa buhay na ito, sa kasaysayan ng mundo, o sa kasaysayan ng buhay ng tao, lahat ng mga taong, o karamihan ng mga taong nagmamahal ng sobra-sobra, ay nabibigo. Kaya naman ka-inspired, kung gusto mo na palagi ka magtagumpay, huwag ka dapat mag-focus o maging, huwag ka masyadong ma-attach sa kung ano man bagay o sino man tao. Dapat ka-inspired, palagi mong kontrolado ang sarili mo. Yes, mga ka-inspired, pakramdaman mo ang sarili mo. Baka mamaya nababalo ka na sa lalaki. Baka mamaya sobrang needy mo na nga. Baka mamaya yung trabaho mo, napapabayaan mo na. Yung kalusugan mo, yung pamilya mo, kaibigan mo. Baka kinakalimutan mo yung mga kaibigan mo dahil lang sa pag-ibig o love life na yan. Ka-inspired, dapat lahat yan nakabalansin. Hindi puro lalaki yung tumatakbo sa buhay mo. Ka-inspired, dapat mag-focus ka sa mga ginagawa mo. Dahil kapag nag-focus ka sa mga ginagawa mo, magiging high value ka at ang lalaki mas lalo kang iingatan, mamahalin at hahabulin. Ka-inspired. At ang pangatlong bagay is na pwede mong gawin para muling maghabol sa iyo ang isang lalaki is i-message mo lang siya kapag hindi ka na busy. Yes, mga kaspad, yun ang pangatlong technique dyan. Alam niyo mga kaspad, hindi nyo kailangang
palaging sabihin nating kahit na busy ka, kahit na marami kang ginagawa, ipagpipilitan mo ang sarili mo para lang i-message siya. Dapat maunawaan niya ang sitwasyon mo. Dapat matanggap niya ang katotohanan na may iba ka rin mga responsibilidad sa buhay. Sapagkat kayo pa ng isang tao na nagmamahal, dapat inuunawa niya yung taong mahal niya. At sanayin mo siya doon. Huwag mo siyang sanayin masyado na ikaw ay laging talaga namang kayo inspired. Patay na patay sa kanya at hindi makapaghintay sa kanya. Ipong kahit busy ka, i-message mo siya at re-replyin mo siya. I-message mo lang siya kapag hindi ka na busy at talaga namang kayo inspired. Ang isang lalaki kapag ganun ay hinihintay ka at mamimiss ka talaga. Nalihintayin niya yung oras na may oras ka na sa kanya. As mga kinspad, yung hindi ka na busy, wala ka nang ginagawa, doon kayo inspired. Kapag ang lalaki lagi naghihintay sa babae, mas lalo niya itong minamahal at pinapahalagan. Yes, Mark Spark. Yan ang isa mga sikreto para mas lalong maghabol sa iyong lalaki. Dapat paminsan-minsan pinaghihintay mo siya. Dapat nagpapa-hard to get ka at ginagawa mong mahalaga ang oras mo at talaga naman nagpapamiss ka. Mag-focus ka sa mga ginagawa mo at tapusin mo lahat ng yan bago ka mag-message sa kanya. Hayaan mong lalaki mag-message sa iyo. Re-replyan mo naman siya. Dapat pag kinausap mo siya, paliwanag mo lahat na naging busy ka. Ganyan lang yung kainspad. Kapag ganyan, kahit nainis siya, ay mamahalin ka pa rin niya. Kahit nagalit siya dahil naghintay siya, ay iibigin ka pa rin niya. Bakit? Dahil lalamang sa puso niya yung na-miss ka niya. At sigurado, kainspad, palagi yung mababalit maghahabol sa'yo. Talaga naman mag-focus ka naman sa ibang bagay, huwag puro lalaki. At i-message mo lang siya kapag may oras ka. Huwag laging lalaki. Ang laman ng utak at puso mo, kainspad. At ang pang-apat na bagay, kainspad, na pwede mong gawin para muling maghabol sa'yo ang isang lakis. Mag-post minsan ng pangmalakasan mong picture. Yes, Max, pa yan ang pang-apat. Dapat paminsan-minsan lang. Paminsan-minsan nagpo-post ka dapat sa social media, sa Facebook mo, sa Instagram, or kung may TikTok ka. Diba, nagpo-post ka doon ng video o sabi ating picture mo ka-inspired na talaga namang high value yung mga photos mo. Kung gusto mong kumuha ng photographer, o maganda yung cellphone mo, kung magaling kang sabihin nating kumuha ng picture sa sarili mo, may pag-photogenic ka, ka-inspired, okay yan. Dapat kung magpo-post ka sa social media, yung pang malakasan na. Lalo na paminsan-minsan lang naman yan. Dahil ka-inspired, maniwala man kayo sa hindi, malakas maka-attract yan sa partner nyo. At bumabalik ang interest nila sa'yo. Lalo na kapag nakikita nila na maraming humahanga sa'yo. Sa mga comment at maraming nagre-react sa'yo. Yes, mga ka-inspired. Kasi alam nyo mga ka-inspired, palagi nyong tatandaan na ang isang mga bagay na nakakataas ng value ng isang tao, lalaki man o babae, kung gusto natin, o kung gusto nyo, na tumaas ang value nyo sa iba, ay dapat makita nila na nire-respeto at pinapahalagahan ka ng karamihan. Yes, Makin Spar, mas lalong tataas ang value mo bilang isang babae kapag nakita ng partner mo na marami nagkakagusto sa'yo. Mas lalong tataas ang value mo sa mata ng lalaking mahal mo kapag nakita niya na maraming nagagandaan sa'yo. Kaya mag-post ka paminsan-minsan ng picture mo sa social media, sa Facebook halimbawa, upang makita niya ang mga nagagandaang comment doon sa picture mo. At ang mga heart react o mga magagandang react doon sa picture mo kay Inspired, upang isipin niya na kung ang ibang tao ay mataas ang tingin sa'yo, ay yun ang magiging totoo. Dahil minsan, kung ano nakikita ng tao o lalo ng mga kalakihan, yun ang pinaniniwalaan nila. Ganun lang tao eh. Lalong-lalo ng Pinoy. Yes, Makin Spad, isa yun sa mga sikreto bagay na pwede mong gawin upang talaga naman isang lalaki muling habulin ka at muling magbalo sa'yo. Pumasang halaga mo sa kanya, makita niya ang iyong kagandahan at ang paghanga ng ibang tao sa'yo na inspired. At ang panlimang bagay, inspired, na pwede mong gawin para muling maghabol sa'yo ang isang lalakis, baguhin mo ang mga bagay na dapat mong baguhin sa sarili mo. Yes, Max, pwede lang panlimang bagay. Baka naman kasi, imbis na maghabol sa'yo ang isang lalaki ngayon, ay iniiwasan ka na niya. O kaya naman, imbis na mahalin ka niya na sobra, ay nawawala ng pag-ibig at pagmamahal niya sa'yo. Bakit? Siyempre may nakikita yan. Hindi sa iba, kundi sa'yo rin mismo siguro. Kaya inspired, alam nyo, baka sabihin ng iba, napakabait ko, ganyan-ganyan. Eh bakit? Puro ganyan lang ba ang kailangan ng, di ba, para manatili ang isang tao? Kailangan kay inspired, marami kang titingnan. Totoo lang, mabait ka nga, hindi ka naman palayo sa sarili mo. Lagi ka nga nagpapaganda, hindi mo naman inaayos ang ugali mo. Mabango ka nga, ang dumi mo naman sa paligid mo. Diba? Malinis ka nga. Pero madumi ka naman mag-isip. Diba, Kinspard? Maayos kang makitungo sa ibang tao pero hindi ka maayos makitungo sa kanya. Mahal mo siya pero yung pamilya niya hindi mo mahal. Alam nyo, Kinspard, walang perfectong tao.
Kaya naman dapat isip-isipin mo yun sa sarili mo. Baka naman kasi sa mga dahilan kung bakit nawawala na ng gana sa'yo ang partner mo dahil meron siyang kinainisan sa'yo o nakikitang kahinaan pagdating sa'yo o negatibong ugali pagdating sa'yo o negatibong bagay pagdating sa'yo. Kahit part, oo, sabihin natin, hindi rin perfecto ang partner mo. At talaga naman kahit part, nagkakamali din siya at marami ka rin nakikitang pangit na bagay sa kanya. Pero kahit part, ang nangyayari ngayon ay nawawala na siya ng gana sa'yo. Pero ikaw, mahal mo pa rin siya, di ba? Kaya naman kayo inspired. Hindi naman dapat makipaglaban lagi na siya nga, ang pangit ang ugali niya. Ba't ko ayusin ang ugali ko? Dapat kayo inspired. Wag mong isipin na gano'n na porket meron siyang ginagawang mali o sabihin natin na meron din siyang kahinaan o pagkukulang, magiging gano'n ka na rin. O, dahil di ka, kaya ayaw mo magbago dahil ayaw niya rin magbago. Kayo inspired, mali yun. Minsan, para magbago rin ang partner natin, ay kailangan makitaan niya rin tayo ng pagbabago. Tayo magsisimula sa sarili mo. Sarili mo, kay Inspire. So, yun sa mga sikreto. Kung ang ugali mo ngayon, kay Inspire, eh, talaga namang bungangera ka, o nager ka, maganda ka nga, sexy ka nga, pero masakit naman sa tenga. Ang mga lumalabas sa bibig mo. Pagising pa lang niya sa umaga, bunganga mo na kagad ang naririnig niya. O sabihin natin, napakabait mo nga. Pero kulang ka naman sa pag-aalaga sa sarili mo. Alam niyo mga kapatid, isip-isipin mo yan. Baguhin mo lahat ng dapat mong baguhin sa sarili mo upang kapag nakita niya na ikaw ay talaga namang hindi na ganon at binabago mga bagay na dapat mong baguhin sa sarili mo, ay muling babalik ang interest niya sa'yo. Tulad nung una, ang damdamin na naramdaman niya dati, yung pag-ibig niya na naramdaman sa'yo dati, babalik yan. Bakit? Sapagkat ka-inspired, inaayos mong sarili mo at lahat ng mali sa'yo. Ang lalaki muling mababalos at maghahabol sa'yo sa mga sikreto upang siya ay talaga namang mas lalong ma-inlove sa'yo at muli siyang umibig sa'yo ka-inspire. So Max po din lang po, maraming salamat Max po sa pagtapos ng vlog na ito. Sino pong kalimutan na mag-like, comment siya na rin po upang makatulong din po tayo sa iba. Sa mga hindi po nagsubscribe, ay po siya na po Max para click ko na rin po notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po kong upload. At sa mga gusto pong magpa-advise or magpa-coaching, ay pakimash lang po ako sa akin Facebook. Maraming salamat Max po, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!